hanggang dito lang kami, kailangan namin ganito tunay. Nang sa ganun ay maging mas mas angkop at mas bagay kung ano man ang maitutulong ng national government. At ito yung matagal na namin hinihingi, no? Mula sa LGU na hanggang sa ngayon ay medyo nahihirapan silang sabihin. Ganun pa man ay gusto kong pabulaanan yung mga kabaluktutan na sinabi na hanggat nagkaroon ng papel, hindi papasok ang national government. Hindi totoo yun, Tatanil. Ikaw mismo makakaalam. Sa petsang ito, mahigit 2,850,000 ang bilang ng mga food packs na naipamahagi dyan sa summer later area. Hindi kabilang dito yung more or less mahigit sa 500,000 kalahating milyong food packs na naipamahagi doon sa Visayas, sa Western Visayas. Iba pa yun sa Western Visayas. Oo, iba pa yun. Ang bilang ng AFP sa pamumuno ni Sec. Bolts Casmin, mahigit 3,300 ang kawani ng AFP. AFP lang yun. Sa PNP, 1,700 mahigit ang ipinadala doon. At ito lahat ay augmentation. Ibig sabihin, pandagdag dahil nga kitang-kita magmula sa pinakauunang mga oras nung lumipas si Yolanda na kikilanganin talaga ng tulong. So, Romesponde, ang pamalaang nasyonal, palagay ko, walang kaduda-duda ito. Maaari magsabi, kulang ang response. Maaari may magsabi, magpuna. I mean, natural naman na may magpupuna. Okay lang yan, eh, no? Pero, mali kung sabihin na hindi Romesponde. Romesponde. At ito pang sasabihin ko, lahat ng maitutulong, lahat, walang nireserba, walang itinabi, walang lahat ng maitutulong ay ibinuhos magmula sa pinakauunang mga oras. In fact, ang Sec. Bolts Casmin mismo, yours truly, imbis na inantay namin. Pwede naman na inantay namin dito sa Manila yung paglipas ni Yolanda. Yeah, you were there before. Oo, no? Dahil nga kakaiba itong si Yolanda na ito. At sa pagnanais ng Pangulo na talagang maging mariin ang reminder sa mga LGU officials, sa lahat ng mga first responders na kakaiba ito si Yolanda, ay pumunta kami ron at nag-meeting pa kami ng Provincial Disaster Risk Reduction at nagpa-meeting pa kami doon sa Task Force Yolanda ng AFP at ng PNP dalawang beses bago dumating yung Yolanda. Para nga paulit-ulit na masabi na kakaiba ito, dapat talaga paghandaan ito at yung mga naitanalaga na mga procedures tulad ng mga forced evacuation, yung pagliligas ng ating mga kababayan ay dapat na maipatupad. So, paulit-ulit itong ping-pong na ito, kung ano-anong mga paratang na sinasabi, tayo naman, Tata Neil, ay nakasandal naman lang tayo sa katotohanan. No? Alam natin yung totoo. Alam natin yung bilang ng mga sundalo, ng pulis, ng truck. Sa AFP lang, more than 110 trucks ng AFP ang ipinasok doon. Ha? Hindi yung nandun na ito. Hindi, ipinasok ito mula sa labas. Plus the 3,000 troops. Plus the 3,300 troops. And the 1,700 PNP. Doon sa DPWH, may higit 120 rin ang mga truck. Dump truck, payloader, bulldozer, backhoe, forklift. No? Kung maalala natin, rewind natin, nung dumating at dumaan si Yolanda, nakita natin na talagang po sa Bisaya pa, nawaswas, talagang sinalanta lahat. No? Lahat ng mga kakayahan pang lokal ay talagang nasalanta, no? Na tinangay ng Yolanda. Kaya lahat ng tulong na maitutulong ay nanggaling sa labas. At yung una, pinakauna, no? Sa lakas ng Yolanda, isipin na lang natin ito, na yung airport, no? Nabuksan ito, the first C-130 flight came in 10 a.m. Saturday. Dumaan si Yolanda Biyernes. Sabado ng umaga, nailinis na yung airport, nakapasok na yung mga C-130. At kasama na doon si Sec. Tinky Soliman, may mga relief goods na doon.
may communication van nakasama rin doon dahil wala talagang komunikasyon, walang over lang nga ito eh, para maitawag sa Manila ano yung mga pangangailangan, ganun. Nandun kami mismo sa airport. Yung mga na-preposition na helicopter sa Cebu, nailipad doon madaling araw para i-clear nga, no, yung runway at masiguro na walang mga debris na mahihigop or natatama dito sa mga makina ng parating na eroplano. At yun na nga, no? So, yun lang masasabi ko. Pabalik-balik ito parang ping-pong, parang sirang plaka ito kung ano-ano mga paratang na sinabi. Siguro, pagsasangga ng mga kapabayaan o kakulangan na nangyari sa lokal. Pero ang Pangulo was there within 48 hours. By Sunday, naandun ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang relief goods, tuloy-tuloy ang pagpasok ng lahat ng equipment, tuloy-tuloy ang Pangulo sa kanyang pakikipag-usap sa mga international leaders. No? In fact, pangatlo, pang-apat na cabinet meeting na ito na ang pinag-uusapan, yung rehabilitation, reconstruction, humigit-kumulang 33 bilyong piso ang first critical wave, no? Tapos may second and third waves pa na tulong. So at wala akong politika dito. Lahat po ng mga bayan, hindi po tiningnan kung sino pa o kung ano, pumasok ko ang tulong. Kaya nalulungkot ako na umabot na sa ganito ito. And nandiyan naman ang datos, nandiyan naman ang facts. Panatag naman ang kalooban ko na sa dulo, ang katotohanan ang mananay. Accurate ba yung sabi ni Alfred na sinabi mo rin sa kanya, remember, you are El Romualde and the president is an Aquino. Why did you say that? Pero tama, una, sinabi ko yon. Pero dapat kumplituhin natin yung buong sentence. Sinabi ko na remember, you must remember, you are a Romualde, the president is an Aquino, and that is why he, the president, wants to be very careful in just taking over. Kasi sinasabi ninyo, please take over. No? Sila na nagsasabi, take over. Oo, hindi namin kaya ito eh. Sa verbal nila sinasabi. No? Kaya sinasabi ko, you must remember, you are Romualdez, the president is an Aquino. That is why the president, wants to be very careful in just taking over because he does not want anything to be misconstrued. Yan ang nasa tape ho yan, nasa video ho yan, nasa YouTube ho yan. Yan ang kabuuan. Pero yung version nila wala yun. Oo, parang pinutol nila, dinoktor nila, na parang pinagbantaan. Mali naman ito. Hindi tama, hindi fair, at kabaluktutan na ito. No? Yung buong sentence, in fact, ang testimony ni Mayor Alfred sa Senate was, sinabihan ko daw siya, you must be careful. Di ba? Eh walang wala yun eh. Sabi ko nga, you must remember. Naging careful yung parang remember. Parang pinagbantaan ko na you must be careful. No? Hindi. Sabi ko, you must remember, you're a Romualdez. Ibig sabihin, intindihin mo, nag-iingat kami dahil nga Romualdez ka at Aquino si Pangulo at ayaw ng Pangulo na mabahiran ng kahit anong malisya or kahit anong spin yung kanyang gagawin na sinasabi naman ninyo ay mag-take over. Kaya malinaw na yun ang buod ng aming pag-uusap. Nasa tape yun, nasa audio recording yun, at halos 30 ang tao doon sa loob ng meeting. Marami kayang testigo. Maraming testigo na ganun. No?